bang may tinatago sa inyo ang inyong karelasyon? Lagi ba siyang merong sinisikreto sa inyo? Gusto nyo ba na mapapaamin ito o gusto nyo ba na siya mismo ang magsasabi sa inyo na kahit na hindi nyo na siya kailangan pang tanungin? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay sana namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. So, ayun po, kung kayo po ay isa sa may mga partner na mahilig magsikreto, kayo po ay isa sa may partner na ang hilig magsinungaling sa inyo, ito po ang inyong gagawin upang hindi niya kayang tiisin o hindi niya kayang magtiis na hindi niya ito masasabi sa inyo o hindi niya ito maaamin sa inyo. Pwedeng-pwede ninyo itong gawin sa parihas ang kasarian ninyo na magpartner. Babae to babae, lalaki to lalaki. Siyempre naman sa ating babae at lalaki na magpartner. And pwedeng-pwede mo itong gawin kahit na kayo ay magkalapit at magka-LDR. Dito ay kailangan lamang natin gamitin cellphone. At kailangan din natin dito ng maliit na papel at panulat. So, yun lamang ang dapat nating ihanda. And kapag handa na, kailangan mo lang dito siguraduhin ang iyong sarili na gustong-gusto mo itong gawin. Kailangan alamin mo na ito ay makakatulong sa inyo at isa ito sa mga dahilan kung bakit mapapaamin ng ating partner at kailangan na lubos kang naniniwala at tiwala at huwag na huwag kang magdududa sa iyong mga ginagawa. And kailangan na mag-isa ka lamang na gumawa nito at wala pong dapat na nakakaalam. Kapag ready ka na, ay pwede mo na itong simulan. Ang gagawin mo lamang dito sa isang papel, mag-drawing ka lamang ng mata. Mag-drawing ka lamang ng mata dito sa papel. So, ayun po. I-drawing mo lamang ang mata. So, ang mata na ito ay isipin mo ay ito ay mata ng inyong partner. Or, kausapin mo, or kapag na-drawing mo na ito, huwag mo na itong lagyan ng kanyang pangalan. So, mata lamang. I-drawing mo lamang ang kanyang mata. And dapat yung itim po ay nasa gitna po dapat yung itim ng ating mata. Ngayon po, kapag na-drawing mo na itong mata na ito, titigan mo lamang ito. Titigan mo lamang ang mata na ito, kausapin mo lamang. Kausapin mo, dapat habang ginagawa mo ito, dapat nanggagaling sa inyong puso ang inyong mga sinasabi at kausapin ninyo, sambitin ninyo yung pangalan niya at apelyido at sabihin po ninyo na lahat ng mga ginagawa mong kalukuhan, lahat ng pagsisinungaling mo, hinding-hindi mo kayang tiisin kundi kung hindi mo ito masasabi sa akin. Aaminin mo ang lahat, isasabi mo sa akin ang lahat, anuman ang mga ginagawa mo, anuman yung mga tinatago mo. At kailanman ay hinding-hindi ka na magsisinungaling sa akin at isasabi mo ang lahat-lahat sa akin kung anuman yung ginagawa mo. Kailanman ay hinding-hindi ka na magsisikreto pa at kailanman ay isasabi or isasabi mo na sa akin lahat-lahat kung anuman yung ginagawa mo na hindi ko nalalaman. So sasabihin mo lamang dito lahat-lahat. Para bang sinasabi mo or para bang kinakausap mo lamang siya ng harap-harapan na para bang kinakausap mo siya na pinapaamin mo siya sa kanyang mga ginagawa sa inyo. And kailangan na maging handa tayo, kailangan na handa tayo sa dapat nating malaman, handa tayo sa dapat niyang aminin sa inyo. Masaktan ka man o hindi, pero ang lahat naman kasi ay may dahilan kung bakit nagsisinungaling yung partner natin dahil ayaw nila na masaktan tayo. Dapat marunong din tayo umintindi kung ano yung mga paliwanag nila, kung ano yung dahilan nila, kung bakit tinatago nila sa atin dahil yung pagsisinungaling merong mga dahilan. So, ayun po.
ilagay mo lamang ito sa likod ng inyong cellphone pagkatapos po ninyong gawin ito. And hayaan po ninyo, lagay po dapat sa likod ng inyong cellphone at ayun po, maglagay lamang kayo ng pandikit para hindi po siya mahulog. So ayun, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday lamang. Mas maganda na gabi natin itong gawin. Sa lahat po ng mga nagko-comment or sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout kayo sa next video. And sa lahat po ng mga gustong magtanong, mag-comment lang din po sa baba para ma-replyan ko din po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us.